Magandang araw sa lahat, mga Iconians. Itong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa isang love novel na sigurado kong kagigiliwan ninyong lahat. Pero bago tayong magsimula, ay huwag kalimutan mag-subscribe, comment, and share upang lagi nakasubaybay sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking love novel. Maikling recap sa ating nakaraan. Malugod na tinanggap ni Miguel Reyes sina Alexa at Paolo. Pero sa kabila nun, may kakaibang nararamdaman si Alexa. Ngunit hindi niya yun maintindihan sa kanyang sarili. Kapag nakikita niya si Miguel Reyes, biglang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi niya ito mawari kung bakit ganoon ang nararamdaman niya sa matandang si Miguel Reyes. Kabilang dako, hindi maalis ang inis niya kay Raymond. Hindi magkasundo ang dalawa. Ngunit sa kabila nun, ay may kakaibang nararamdaman si Alexa kay Raymond. Ang ikawalong kabanata. Bakit hindi tayo pumunta sa Dakak, Raymond, o kaya'y sa Boracay? Hindi ba't maganda doon? Napakunuot noo ni Brenda nang walang marinig na tugon mula kay Raymond. Nilingon niya ito. Malalim ang iniisip ni Raymond habang nagmamaneho. Si Brenda ang kasama niya ngayon, pero si Vivian ang naglalaro sa kanyang isipan. Kung si Vivian nga ang tunay nitong pangalan, malalaman ko rin ang totoo. Ha? Kunot noong sambit ni Brenda. Ano yung sinasabi mo? Tsaka lamang napansin ni Raymond si Brenda. Ah, wala. May iba lang akong iniisip. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Para kang namamatanda ah. Kanino ko pa isinasuggest sa iyo na pumunta tayo sa Dakak o kaya'y sa Boracay? Pero hindi mo ako sinasagot dahil may inisip ako. Alam mo namang marami akong trabaho. Trabaho pa rin ang iniisip mo? Kahit tayong dalawa na ang magkasama? Hindi kumibo si Raymond hanggang sapitin nila ang kondon ni Brenda. Ayaw niyang pumasok sa loob pero mapilit ang nobya niya. Sa huli, nagpatianod na lang si Raymond sa kagustuhan ni Brenda. Sit down. Imbis na umupo sa kalapit na sopa, ay nanatiling nakatayo si Raymond sa may tabi ng pinto. Hindi ako pwedeng magtagal, Brenda. Inihagis ni Brenda ang shoulder bag sa misita at pumulupot ito sa kanyang leeg. Why in a hurry? Gabi na ngayon at bukas ay Linggo. I'm sure wala kang trabaho. Nanghinang ang kanilang mga labi pero walang madamang kasiyahan si Raymond. Hindi pares ng dati. Siya pa ang namimilit kung minsan kay Brenda na magtalik sila. Ilang beses na nga ba niyang naangkin ang nobya? Hindi niya na halos mabilang. Liberated naman si Brenda. Okay lang dito ang premarital sex na karaniwan ng ginagawa ng mga mag-nobyo. Sinamantala niya iyon. Inaamin naman niya sa kanyang sarili. Sino ba naman kasing lalaki ang hindi matuturn on kay Brenda? Maganda ito, sexy, maputi. Gusto niya ito kaya niya niligawan. Pero hindi naman talaga niya niligawan ang nobya. Kung tutuusin, dahil nagpalipadhangin lang siya kay Brenda. Bumigay na agad ito, sumama na sa kanya. Masasabi mong easy to get, pero ano ba ang
dapat mong i-expect sa isang babaeng lumaki sa ibang bansa. Akala niya nga noon si Brenda na ang babaeng pakakasalan niya. Itinalaga niya ang sarili sa nobya. Akala niya sapat na iyong gusto niya ito. Kahit walang mas malalim na nadarama ang puso niya para rito. Kahit na walang pagmamahal. Hindi pala. Nag-iba ang pananaw niya sa buhay simula nang makilala niya si Vivian. Parang mahal niya ang babaeng iyon. Pero nainis siya kay Vivian. Kung totoo ngang ito ang byuda ni Eman, ayos lang. Hindi naman siguro masamang magkagusto rito dahil byuda na nga. Pero paano kung peke pala ito? May ibang motibo at balakin sa pamilya Reyes. Lalo pat napapansin niyang tila inaakit nito si Miguel. Nagsiselos siya, pero nag-aalala rin. At bilang abogado ni Miguel, kailangan pangalagaan niya ang mga assets ng pamilya Reyes. Kailangan tuklasin niya ang tunay na pagkatao ni Vivian. What's really wrong with you? Inis na tanong ni Brenda. Wala kang ganang makipaghalikan. Para kang tuod. Wala ako sa mood. Sabi ko naman sa'yo. Marami akong trabaho. Kahit Sunday nga bukas ay kailangan kong pumunta. Ako kina Miguel. Trabaho pa rin. Tumango si Raymond. Trabaho pa rin. Lagi na lang akong pangalawa sa mga prioridad mo. Puro ka trabaho, trabaho. Kailan ba ako magiging top priority mo? Brenda, I don't want to choose. Gusto kong manatili ka, Raymond. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Raymond. Tsaka sunod-sunod na umiling. Ayokong sa ganito tayo matapos, Brenda. Malinaw na sa akin ngayon ang lahat. Mas mahal mo ang iyong trabaho kaysa sa akin. Mas importante ito sa iyo kaysa sa akin. I'm sorry. Now, you get out. Brenda, get out! Paglabas ni Raymond sa condo unit ng nobya, narinig niya ang malakas na pagsara nito sa likuran niya. Pero imbis na malungkot sa nangyari sa kanilang dalawa ni Brenda, parang nakahinga pa siya ng maluwag. Tila nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Tsaka muling sumagi sa kanyang isipan si Vivian, ang Kabanata 9. Habang nilalaro ni Alexa si Paolo sa May Hardin, hindi niya maiwasang maisip si Raymond. Halos isang linggo na itong hindi nagpupunta rito sa bahay. Hindi naman niya magawang itanong kay Miguel kung bakit. Bagaman, nagpapasalamat siya dahil hindi sila nagkakabanggaan ni Raymond. Komo nga, wala ito ngayon. May kaba siyang nadarama? Hindi niya alam kung ano ang binabalak nitong gawin. Ate Vivian, paliligoon ko na po si Paolo. Nilingon ni Alexa si Lenny. Nakangiti ito habang papalapit sa kanila si Paolo. Binuhat ni Alexa ang bata at ibinigay ito sa katulong. Ingatan mong huwag siyang mababad ng husto sa tubig, ha? Baka sipunin ang bata. Bilin niya kay Lenny. Oo, ate. Pagtalikod ni Lenny, karga si Paolo. Para pumasok na sa loob ng bahay ay biglang napanda si Alexa nang makitang nakatayo na ngayon sa kanyang harapan si Raymond. Hindi niya nakitang bumukas ang gate o narinig kaya ang mga yabag nito palapit. Sino ka bang talaga? Saglit na natigilan si Alexa. Pero pagkaraan muli, siyang nakabawi ng hinahon. Yan na naman ba ang pagtatalunan natin? Nakakasawa naman. Kung hindi ka maniniwalang ako si Vivian na byuda ni Eman, bahala ka.
Akmang tatalikuran niya si Raymond, pero mabilis na nakahawak siya nito sa isang braso. Ano ba? Ditiwa mo nga ako? Hindi ikaw si Vivian. Ang kulit mo rin talaga, no? Patay na si Vivian Rimolta Reyes. 2 buwan na ang nakakaraan. Anong? Iniabot sa kanya ni Raymond ang isang puting papel. Napatingin siya rito bago tumingin ang mukha ni Raymond. Halatang galit ito. Hindi mo ba babasahin kung ano ito? At tubiling kinuha ni Alexa ang papel mula kay Raymond. Halos nginig ang mga kamay na tinanggal niya ito sa pagkakatiklop. Parang ibinabad sa suka ang itsura ni Alexa nang mabatid kung ano ang hawak niyang papel. Death certificate ni Vivian. Ngayon, ipagpipilita mo pa bang ikaw si Vivian na byuda ni Eman? Napatingin si Alexa kay Raymond. Walang katagang namutawi sa kanyang mga labi. Ano ang dapat niyang sabihin sa mga oras na iyon? Bistado na siya rito. Nakausap ko ang doktor ni Vivian. Namatay sa sakit na leukemia ang asawa ni Eman. Galing din ako sa puntod niya. Doon ko natuklasang magkatabi ang puntod nilang mag-asawa. Walang malamang sabihin sa Alexa ng mga sandaling iyon. Sari-saring emosyon ang nadarama niya. Takot, hiya, pag-alala para kay Paulo. Pero mas nakakahigit ang galit niya kay Raymond. Dahil sa paghihimasok nito, wala ka bang sasabihin para idepensa ang iyong sarili? Hindi mo idideny ang lahat? Pwede mong sabihin sa akin na peke ang death certificate ni Vivian na ipinipresenta ko. Kahit ang kriminal na akusado sa pinakamabigat na krimen ay may karapatang manahimik, bakit hindi ko pwedeng gawin? Karapatan ko yun, sabi ni Alexa. Ewan niya kung saan siya nanghiram ng lakas ng loob ng mga sandaling iyon. Naningkit sa galit si Raymond. Pero huwag mong asahang ako'y mananahimik na lang na paris mo. Pagkatapos ng matuklasan ko, kailangan ko pa rin protektahan ang kayamanan ng pamilya Reyes bilang abogado nila. So, magkano ba ang gusto mo para huwag mo nang ituloy kung ano man ang hindi magandang balak mo sa kanila? 1,000,000 piso? Nasilaw ka sa 1,000,000 pisong mamanahin sana ni Eman at ngayon ay mapupunta sa kanyang anak na si Paulo? Sumulak ang dugo ni Alexa sa narinig. Ito ba ang lalaking lihim niyang minamahal? Pinaparatangan siyang masamang tao at mukhang pera. Mag-i-issue ako ng cheque na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso para sa'yo. Pero huwag ka nang magpapakita pa kina Mrs. Reyes at Miguel o maging kay Paulo. At sino ka para utusan akong gawin iyan? Abogado ka lang ng pamilya Reyes at hindi naman kalakihan ang yaman mo. Hindi ba? Itago mo na lang ang 1,000,000 piso mo. Mas malaki pa rin ang makukuha ko sa akin kahit ikaw. Pagkasabi niyo yun, halos patakbong pumasok ng bahay si Alexa. Naiwang tulala si Raymond. Hindi siya nagkamali ng sapantaha. May masamang balak ang babaeng ito sa pamilya Reyes. Pero paano niya itong ipagtatapat kay Mrs. Reyes at kay Miguel? Magiliw na magiliw ang matandang babae kay Vivian. Napakunuot ang noo ni Raymond. Hindi nga pala si Vivian iyon dahil nagpapanggap lamang ito. At si Miguel naman, halatang korsonada ang babaeng iyon. Gayunpaman, kailangang gumawa siya ng paraan bago pa man tuluyang mahulog ang loob na mag-ina at mabulaga ng mga ito sa mga pambubola ng babaeng iyon. Guys, hanggang dito na muna po. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.
Bye!